Ito po ay very alarming. VIM, very important message. So, pag sinabi po natin na very important message, lahat po tayo, including me, magpe-pay po tayo ng too much or so much attention dito. Alarming dahil, you know, nasa person po talaga ni Jesus Christ ang lahat ng blessings. Alam ko po yan. Jesus Christ is aware everything. Yan ang pamagat ng ating channel, hindi po ba? But yung iba, nagiging iba yung interpretation. Kaya nga po, sabi ko, teka, nakaka-alarma na ito. Parang ang nangyayari kasi ganito po, makinig po sana kayong mabuti. Including me. Para daw mapatunayan na ikaw ay pinagpala, dapat mayaman ka daw sa mundong ito. Dapat marami ka daw pera. Dapat umaapaw daw yung biyaya ni Lord sa buhay mo. Dapat kitang-kita raw yung ebidensya, may mga kotse ka. I mean, ibang klaseng pangangaral na po yan. Hindi po ganyan ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat makikita po natin dito, yung mga material blessings, yan po ay susunod lang matapos mong hanapin ang kingdom. Hindi ba? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. At mas maganda po ngayon sa New Covenant dahil nasa atin na si Jesus Christ. Built in na po sa atin ang mga yan. Automatic magmamanifest yan. Pero pag hindi pa nagmamanifest sa buhay ng isang believer yan, you cannot judge a believer na parang may kulang sa kanya dahil wala siya yung mga material things na mga tinatangkilik mo. Kasi meron pong isang pastor, yan po, na kilala ko po, na ang preaching po niya ganito. After daw 10 years na ikaw ay Kristiyano na at parang kulang ka sa mga material things, wala pa nangyayari sa buhay mo, magdududa raw siya kung meron Diyos sa buhay mo. Di ba napaka-alarming po nito? Ito po ay hindi tinuturo ng Bible. Alam po ninyo, ang isang tao, pag na-born again siya, kung ganyan pa rin ang buhay niya, may purpose ang Panginoon doon. At ikaw, umasenso ka, naging pastor ka, syempre, madaling kumita ng pera. Business yan eh, kung tutuusin. Pagkatapos, huhusgahan mo yung mga tao under you, ano ka? Alarming po at nakaka... Kung ikaw ay Kristiyano na tawag dito, medyo salat o kulang sa mga tinatangkilik ng mundo, you know what? Ikaw ay manliliit sa sarili mo. Pero hindi yan ang ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Ang ginagawa ni Jesus sa'yo, ina-uplift ka niya kahit anong situation. Tandaan mo si Pablo, si Paul, kahit anong situation, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. This is a very alarming message. Sasabihin ko po sa inyo, yung mga message na ganyan na sinasabi ng mga pastor na yan, ng mga institutional churches na yan, very alarming yan. So, we have to put a lot, you know, of attention sa mga ganyan at bumalik tayo sa Biblia. Ano bang sinasabi ng Biblia? Puntahan po natin ang sinasabi ng Bible. Nakaka-alarm lang po talaga. Colossians chapter 3 verses 2 to 4. Tagalog, Colossas, Kabanata 3, mga talatang 2 hanggang 4. Ito lang po sinasabi dito. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Ang buhay mo, tandaan mo, ay nakatago na kay Kristo. Ibig sabihin, ang buhay mo na kay Jesus na. Diba? Sa Diyos Ama. Sa banal na Espiritu. Ito pa, makinggan niyo mabuti ito. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Ito pong huling binasa ko ang pinakamahalagang puso nito. Sabi niya rito, when Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Ang binibigyan din po ni Pablo doon sa mga mananampalataya, ituon natin ang ating mind doon sa mga bagay na panglangit, hindi doon sa mga bagay na panlupa.
Ang mga bagay dito sa panlupa, ang mga bagay dito sa lupa, lumilipas. Meron pang isang talata sa Bible nakalagay doon, for we are focusing our minds or our concentrations or our focus on the things that are not seen or unseen. Because the things that are seen are temporary, hindi ba? Hindi ko po alam kung saan na po banda sa Bible yon, but you know, minsan titingnan ko po kasi pero ito po ang tinutukan ko pong talata kasi ito po talagang tumatak sa aking puso. Since nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, while ito pong sasabihin ko, hindi po masama ang material blessings, pero nagiging masama lang po ang dating nito kung iba na ang pagtingin dito ng mga tao, especially ng mga Kristiyano. Meron po ngayon, nagpo-post sa Facebook, papakita nila yung mga achievement nila, yung mga coaches nila. Hindi po masama yon, pero kung ang intention mo ay para inggitin yung ibang mananampalataya na kapatid mo kay Kristo, well, wag ka na lang mag-post. Nakakatisod ka. 'Di ba? Nakakatisod ka, please lang. 'Di ba? So ito po, set your mind on things above, not on things on the earth, for you died. Ayan oh, for you died. Ibig sabihin, patay ka na doon sa mga kinahuhumalingan ng mundo. Patay ka na roon. And your life is hidden with Christ in God. Nandoon na nga. Doon ka na tumutok. Doon ka na umangkla. Diba? Hindi na doon sa kinalolokohan at kinahuhumalingan ng mundo. Kaya nakaka-alarma po yung mga ganyang preaching. Ngayon, ang concern ko lang po yung mga mananampalataya, yung mga kapatid natin kay Kristo na pwedeng manliit. At pwedeng maging iba ang pananaw sa Christianity. Hindi ko papayagan yan. Huwag tayong papayagan yan. Dapat ibalik natin sa Bible ang lahat. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Merong specific na tutok o inuutosan tayo, ituon natin ang ating mga minds. Hindi dito sa mga bagay na material, kundi doon sa bagay o doon sa mga bagay na darating. Hindi ito ang ating tahanan. Pasensya na po kayo. I got carried away. Dahil hindi po maganda yung nagiging impression ng mga hindi mananampalataya sa Christianity just because of those nonsense preachings. Diba? Ginawa nilang parang networking ang Christianity. Oh no! You know what? Kung meron po sana nakikinig sa akin at nanonood sa akin dito at meron naman kayong ability to do some things like this on YouTube, please start your own YouTube channel. Hindi ko po kayo titignan na kompetensya. Wala po akong pakialam kung ano. Basta ang pakialam ko lang po, masabi ko ang totoong mensahe ng Panginoon na nakasulat sa Bible. And please subscribe po kayo dito. Pag nag-subscribe kayo dito, malalaman ninyo yung mga sinasabi ko dito at pwede rin po kayo mag-start. Get some idea from me and I will get some also from yours. Magtulungan po tayo. Marami po ako nakikita ngayon na parang ang Christianity ay parang, alam po ba ninyo, ito pa po ah, please lang, makinig po tayong mabuti. May isang in-invite yung institutional churches na yan. At tapos yung isa, isang church din na mahirap. Yeah. Sabihin na natin na parang mahirap yung church na yun. Sabay nag-invite yung institutional church na mayaman at yung institutional church na mahirap. Pareho po akong hindi naniniwala sa institutional church. Please lang po, ako po ay Kristiyano, malaya po akong Kristiyano. At ang gusto ko lang po, manalig tayo kay Kristo, i-share natin ang good news. Pero ang point ko po rito, hindi po yan. Inimbitahan itong isang taong ito, ay alam ko po kung sino ito sinasabi ko, ito po ay aking pinsan. Hindi ko po alam kung mananampalataya na ito, pero sabi niya, yes, pero I doubt. Kasi tingnan po ninyo, inimbitahan siyang sabay nito. Itong institutional church na mayaman, syempre may aircon yan. Itong institutional church na mahirap, syempre parang simple lang po yan, walang aircon yan, ganun-ganun. Pumunta siya roon sa institutional church na mayaman. Hinahalat niya yung comfort niya, yung comfort ng katawan. Pero alam po ba ninyo, ako hindi po ako fan ng institutional church, pero mas maganda po ang turo ng institutional church na mahirap, na simple, kesa doon sa nagtuturo ng, o siya dahil kesa doon sa turo ng institutional church na mayaman na yan, na malaki, may aircon. Walang kabuluhan yung mga turo doon. Puro material things. At doon siya sumama. At eto pa po, nung nakita ko po siya lately, yung behavior niya parang nag-iba.
Supposed to be, pag naging Kristiyano ka, diba? Supposed to be, ang magiging maganda niyan, eh mababago ka. From, kasi papasok si Jesus sa'yo. Sa puso mo. O so may makikita ang pagbabago sa'yo. Although, hindi ko po ginagawang basihan yung ugali ng tao para sabihin Kristiyano siya o hindi. Hindi po yun. Pero at least may bunga tayong makikita. Wala po. Inom dito, inom doon. Bisyo rito, bisyo roon yung pinsan kong yan. Yan ba? So, mag-iingat po tayo. Kasi ang ito pa po ang sabi ng isang pastor ng institutional church na yan. Sabi niyang ganyan, huwag daw kayong mag-evangelize doon sa mga mahihirap na lugar. Mag-evangelize daw kayo doon sa mga mayayaman na lugar kasi doon makakakuha kayo ng mga members na ano, pwedeng magbigay ng pera doon sa church nila. Totoo po yan. So, yan po ang sinabi. So, kawawa naman yung mga member ng church na yun na mahirap kaya maraming umalis. Nakaka-alarma po ito. Please, wag po natin itong pagwalang bahala. Kung pwede kong gawan ng part to sa mga susunod na panahon, I will. Mag-o-observe-observe po ako. Ang dami po sa YouTube, parang awaw. Ang kanila pong basihan para masabing bless ka ay yung material things. No, alam po ba ninyo, ang definition ng isang save o ng isang blessed na tao ay si Jesus Christ ay nasa buhay niya kahit ano pang situation niya. Sabi ni Pablo, I learn to be content in any kind of situation that I'm into because I can do all things through Christ who strengthens me. No, kanino kayo maniniwala dun sa mga bulaang pastor na yan? Okay, Pablo. Sige, tanungin ko po kayo. Sige nga. Siyempre, kay Pablo tayo maniniwala. Alam po ba ninyo, ang nakakalungkot, aw, paano ko ba sasabihin? Ang lungkot, yung mga pastor na yan, tumanda na eh. Matatanda na sila eh. Ba't kung kailan tumanda, parang tumanda ng patagilid, paurong. Di ba? Supposed to be, pag nasa Panginoon ka, lalago ka. Habang lumalago ka, certain amounts of time, lumalago ka. Alam mo, mas nagiging matatag ka. Mas magiging matured ka. Alarming po yan mga nangyayaring yan. So mag-o-observe po tayo. Hindi ko papayagan na marinig na ang basihan o sukatan para masabing super blessed ang isang tao ay material things. Hindi po, sapagkat ang sabi nga po, ulitin natin, baka po na-miss po natin ng point. Tingnan natin. Ang basihan ko po ay ito lang pong Colossians 3:2-4. Tingnan po natin. Set your mind on things above. Yung pa lang pong unang tira eh. O yung unang tira pa lang po ng talata eh. Set your mind on things above. Not on things on the earth. Yun pa lang po eh. Maski grade 1, maiintindihan yan eh. Diba? Oh, ano ngayon yung sinasabi mo para maging sukatan na bless ang isang tao? Kailangan mayaman, kailangan may pera. Know what? Lahat po ng ganyang espiritu, espiritu ng Antichrist yan. Espiritu ng kayabangan yan. At doon sa praise and worship ng institutional church na yan, tandaan nyo po, may isa po doong leader na kumakanta, nagagalit siya roon sa musical director sapagkat habang kumakanta raw siya, hindi nakafocus sa kanya yung spotlight. Kinikwento sa akin yan ng musical director nila. Tingnan nyo, what kind of spirit meron ng mga taong yan? Si Kristo ba talaga ang pinupuntahan nila doon or what? O sariling matanyag? I don't know. But you will be the judge. Tingnan po ninyo. Ayan. Set your mind on things above, not on things on the earth. Ano pang gusto mong marinig? Bible na ang nagsasalita. Pasensya na po kayo sa akin. I got carried away with this. Hindi po ito biro. Hindi po ito blah, blah, blah. So, na vlog. Ito po ay importanteng vlog. Kaya hanggat maaari, maski i-share nyo ng ilang ulit ito, i-share po ninyo. Iparating sa dapat iparating ng mga Kristiyano na nanliliit sa kanilang mga sarili, bunga na rin ng mga pandudusta mismo ng mga pastor nila sa kanila. Hindi raw sila pinapansin. May isa pong matanda, nakwento ko na po ito sa vlog na ito. Ang tagal niya nang kasama yung pastor na yan, nung yumamanda yung pastor na yan, ang kinakamayan na lang doon ng pastor na yan, yung mga mayayaman siya, inichapwera. Kasi naghirap po siya, yung matandang yan. And I love that dear old brother natin sa Panginoon. Mahal na mahal ko po yan, kilala ko po yan. Nire-reklamo niya sa akin. Sabi ko, ba't di ka pa umalis kasi dyan, lolo? Sabi niya, matanda naman na ako. Mag-uumpisa ulit ako pag haalis ako dyan, kanya. So sabi ko, it's up to you. But I will pray for you.
Kasi dati po akong kasama rin dyan sa institutional church na alam nyo. Pero nakaalis ako doon. Thank you. Pero ngayon, nakikita ko yung mga ganyang kamalian na ngayon laganap na. Hindi lang po sila. Marami po. Kaya nga po, kaya ko po ginawa itong vlog na ito ngayon. Dahil very alarming. Parang in order for you na makita raw na save ka or makita raw na bless ka, makikita yan sa mga material blessings. No. No, 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 no. Kung ganyan palang basihan mo, ang babaw pa na ng basihan mo ng pagiging bless. No? Ang babaw. Please lang. Sa tagal nyo ng Kristiyano, sa tagal na nating Kristiyano, ano ba naman yung lumago naman tayo? Lumago tayo na ang minds natin ay nakafocus tulad sa sinasabi ng Bible sa mga heavenly things. Things above, not on the things on the earth. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, maluwalhati at malugot kitang inaanyayahan, please mag-subscribe ka. And this particular video, please, pakishare po ito. Alam po ninyo, ang hangarin ko hindi yung views, no? Na dumami ang views, dumami mag-subscribe. No, ang hangarin ko po mapanood ito para malaman nila yung truth na nangyayari ngayon sa circulation ng mga false Christians, no? Na mga nangyayari ngayon. So, kailangan back to the Bible. Go back to the Bible. Go back to the Word of the Lord Jesus Christ. Because this is the only guide that we had. That we have after He goes back to heaven. 2,000 years ago. Pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Then when we open His Word, when we open the Bible, ask Him, Lord Jesus, lead me. Lead me po. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? So ngayon, sinasabi niya sa atin, sa inyong lahat, through me, dahil ako pong ginamit niya rito, set your minds on the things above, not on the things on the earth. Again, maraming pong salamat sa inyong pakikinig at panunood. And as always, Jesus truly loves us all. Thank you po.